my channel. So ngayon, dito sa video na to, ay papakita or share ko sa inyo itong product na pinadala ng JG Superstore by One Gadget. At sa mga nakakaalam or mahilig mag-shopping online ng mga vlogging and filming equipment, alam kong kilala nyo si One Gadget. Pero ngayon, JG Superstore na sila. But anyways, eto, nagpadala sila sa akin. Recently, talagang naghahanap ako ng microphone na maganda at talagang magagamit ko sa aking filming setup. Also, naghahanap din kasi ako ng magandang quality ng microphone para sa ASMR or mukbang kasi nagpaplano akong gumawa ng another series para doon. Namang tama, nag-reach out sa akin si JG Superstore. At ngayon nga, isusubukan natin itong product na pinadala nila. Ayun! Alam niyo guys, box pa lang ang syala na niya at mabigat po siya, ano. Ayan, thank you, JG Superstore. But, take note guys, na lahat ng sasabihin ko dito sa video na to at lahat ng may experience ko using this product ay lahat po yon honest opinion ko and kung ano yung experience ko, ha? Hindi porket pinadala eh, magiging bias na tayo. Pero syempre, bago tayo mag-start dito sa video na to, don't forget to click the subscribe button down below and also you may consider click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. So, huwag natin patagalin pa. Alam ko, excited na kayo at ako sobrang excited na ako. So, without further ado, let's get started! Kung nakaraan ay pinakita ko or shinare ko na sa inyo yung aking mga lighting equipments na nabili ko rin sa Lazada, ngayon naman ay i-share ko sa inyo ang another equipment na pinaka-importante sa pag-vlog or sa pag-film. At ito nga yung microphone. Matagal na talaga ako naghahanap ng magandang microphone kasi syempre iba rin talaga kapag maganda yung audio at saka yung quality at mas clear at naiintindihan ng mga nanonood sa akin. Subukan natin itong Fifine K678. This one is available po both Shopee and Lazada. Kaya sa mga interested dyan, i-check nyo na yung ating description box down below at makikita nyo yung link kung saan mabibili ito. At syempre, meron yan sa JG Superstore. Sabay-sabay nating i-unbox or bubuksan itong ating Fifine K67 na microphone. So, kapag in-open, may makita tayo ditong user guide or manual kung paano siya gagamitin. Ayan, naka-English siya. Tapos may sponge siya dito for protection. Ganun na siya. Ito na yung pinakalaman niya. Okay, so simulan natin dito. Ito. Uy, ang bigat! Paano ba ito? Ah, umiikot siya. Okay. Ayan, umiikot siya. Ganyan siya, guys. Wow! Ang syala niya! Ito yata yung nagpapabigat. So, meron na siyang kasama na sturdy na stand. Ayan, meron pa tayo dito. Ito siguro yung cable niya. O, tama. Ito yung cable niya para i-coconnect natin sa laptop or sa PC nyo. So, dito sa ilalim ng microphone, meron dito pala siya pinaplug yung kanyang cable. Last one na laman ng box. Ayan, wala na. Meron tayo dito connector. Dito siya sinusuksok kasi natatanggal siya and pwede siyang i-connect sa stand kung meron kayong stand. Okay guys, andito na yung ating microphone and andito na rin sa harapan ko yung aking laptop. Since USB siya, dito natin siya i-connect para matry natin. But if ever na matatanong nyo kung pwede ba siya sa cellphone, ay pwede naman siya as long as meron kayong OTG. I-plug nyo lang yon. I think gagana naman siya. Ipa-plug na natin itong cable niya. Ganyan siya. And then, ito, ipa-plug ko naman siya sa aking laptop. Ito po ay plug and play. Okay. Yung gagamitin kong laptop ay Windows. Ayan. Medyo umiikot-ikot siya, so sisikipan ko siya dito. Sasaksak ko siya dito sa aking laptop. Ayan. And then, pagka-plug, nag-green na agad yung ating microphone. Umilaw na agad siya, ibig sabihin, open na or naka-on na siya. Plug tayo dito sa ilalim. Dito naman natin i-input yung ating headset or earphone, kung ano man yung gusto nyong gamitin. Oh, ang galing! Naririnig ko na yung boses ko dito. Hello? Oh, ang galing niya! Tatanungin nyo, ate, paano naman siya gagamitin? Paano yung sound mo nun? Eh, syempre, dito naka-plug sa laptop,
malamang dito rin magsisave yung ating audio. So, ang mangyayari is, ilalapat nyo yung audio nyo sa videos nyo ngayon. Since USB to, hindi siya pwede or direct na isasaksak dyan sa ating camera. According sa kanyang user manual, kakailanganin nyo ng application na Audacity. So, ito, makita nyo yung logo. Kailangan nyo i-download yan sa inyong laptop or computer para doon kayo mag-record. So, ngayon meron na ako ditong Audacity na application. At ipapakita ko sa inyo kung paano mag-record dito. Super dali lang. Habang inaayos ko pa or sineset-up ko pa yung aking gagamitin dito sa laptop, itong K678 ay pwede nyo gamitin for live streaming, podcast, ASMR, audio, or music recording. Also, for vlogging, kumbaga all-in-one na siya. Dalawang indicator dito, K55, K678. So, kapag naka-green siya, naka-on. And then, kapag pinindot nyo itong button, mag-red siya, ibig sabihin naka-mute. Para i-unmute, kailangan lang siyang i-click ulit. Yun ang bahala mag-adjust. So, yung adjustan niya dito ay microphone lang po at yung kanyang headset or earphone. So, naka-open na dito sa laptop ko yung aking Audacity na application. Simple lang naman yung gagawin natin. Make sure na itong part na to nakalagay yung 55 K678. Ayan yung i-click nyo. Pwede nyo i-click itong click to start monitoring. Ayan, since kayo na yung nagsasalita ako. At nakikita nyo, kapag sobrang lapit, ay nagpupula siya dito. So, hindi naman natin gusto yan. Kaya, kailangan ko lang bawasan yung aking volume. Ay, hello, 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 hello. Ayan, mukhang tama na itong volume na to. I think nasa 40% lang siya yung volume na gamit-gamit ko ngayon. Pwede nyo i-adjust yung recording volume. Pwedeng naka-high. Pero, I think hindi siya okay. Nakikita nyo, nagsi-zero dito. So, magiging sabog yung sounds. So, ako, ang ginagawa ko ay nilalagay ko lang siya ng 75. Okay na ako dyan. Pero, itong naririnig ko sa aking headset, gusto ko naka-full dito. So, gusto ko, i-adjust ko na lang siya dito sa mismong microphone if ever na gusto kong lakasan or gusto ko pang hinaan. As of now, ang naririnig nyo pong sound sa akin ngayon ay yung aking Sanic na microphone. Excited na rin akong malaman kung ano nga ba yung performance nitong ating Fifine K678. I-click na dito sa aking screen yung start or play button. Ayan, hello po! At nagre-record na dito sa aking screen ngayon. Ito na po yung sound na naririnig nyo. Hindi naman po ako super lapit sa aking microphone. Medyo parang mga nasa 9 inches yung aking layo. At currently, itong aking Fifine K678 ay nasa 40 to 45 yung kanyang gain or yung lakas ng tunog niya or yung nasasagap niya. Okay? Gusto kong ipakita sa inyo ano yung pinaka-lowest and yung pinaka-highest. Umpisahan natin sa pinakamahina. Hello, 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 hello. Ayan. So, ngayon ay nakita nyo na yung lowest to highest gain niya at i-share ko lang no sa mga hindi nakakaalam at ako'y baka magkamali na naman matulad ako sa dati or sa review ko ng BM800, hindi na po naka-point ha, hindi na naka-point. Ayan, napapansin nyo pag naka-point, humihina yung boses ko kahit nakaharap naman sa akin yung microphone kasi yung kanyang, yung diaphragm niya sa loob ay nandito, ayan, dito nakaharap. So kung saan yung green, doon dapat nakaharap yung inyong bibig. Ikot ko at eto na. O diba humina siya dahil dito lang sa harap yung kanyang nasasagap. But subukan naman natin, what if magta-type kayo or naka-livestream kayo tapos kailangan nyong mag-type. So try ko kung maririnig yung ating keyboard. Ayan. Napansin ko lang na medyo malakas or malaki yung nasasagap niyang area kasi pati yung mga tricycle naririnig pa rin dito sa headset ko. Kaya kung ako ang tatanungin kung may noise cancellation ba siya, hindi ako sure kung meron siyang noise cancellation or kung meron man,
Very minimal lang. Hindi susubukan ko naman buksan yung electric fan kasi pinatay ko siya para makita nyo or marinig nyo yung sound kapag patay yung electric fan. Pero ngayon, i-open ko lang siya. So, wait. Ayan. So, naka-number 1 lang yung electric fan ko and nasasagap niya. Ito yung pag hindi ako magsasalita. Ayan. Nasasagap niya. Okay, so, ito naman yung sound quality kapag malapit. Hindi ko alam kung sobrang lakas niya. Siguro i-adjust ko na lang para hindi kayo mabingi. Kasi, hindi ko pa rin to gamay dahil ngayon ko lang din siya nasubukan. And, sobrang na-amaze ako sa kanya. Ang ganda ng quality. Naririnig ko ngayon sa headset ko. At gusto kong iparinig sa inyo. Ayan, ipaparinig ko sa inyo ha. Hindi ko alam kung maririnig dito sa aking microphone. Pero ganito yung naririnig ko. Hello everyone. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Welcome back to my channel. Hey guys. Hey Claudies. Welcome back to my channel. Nga lang, siguro matatanong nyo, paano kung hindi ka naka-headset? Baka mamaya hindi mo sure na sabog na pala yung sound mo. At ngayon eh, hindi ko rin sure. Para safe tayo, medyo babawasan ko yung kanyang gain. Kasi mahirap na. Kasi medyo mahirap nang i-adjust kapag sabog na yung boses. Mas madaling magdagdag, mas madaling lakasan yung sound kesa bawasan. Lalo na kapag sumabog na. Ayan, diba? Naririnig yung mga tricycle. At grabe talaga yung mga tricycle at mga motor dito sa amin. Akala nyo parang wala nang bukas. Pakita ko muna sa inyo kung paano i-off at i-save yung inyong audio recording dito sa Audacity. So, i-click nyo lang itong square dito. And yan, so mag-i-stop na siya. Kaya ang naririnig nyo na sa akin ngayon ay itong audio dito sa Xanik. Click lang yung file, tapos export, and then export as MP3. Dito pwede nyo i-edit yung file name. Kunyari, ano, Fifine, K678 test. And then, sa save. Tapos, may lalabas pa dito na another. Nakalagay dyan yung artist name. So, pwede nyo, alimbawa, diba? Kasi nga, ito yung kadalasang ginagamit ng mga gumagawa ng music recording or audio recording. Pwede yung Claudette Casoy. Casoy. Tapos, pwede nyo ilagay yung track title. Kayo nang bahala, kahit hindi nyo naman siya lagyan. So, hindi ko na yan lalagyan. And then, mag-export na siya. Antayin nyo lang. So, dito makita nyo yung remaining time kung gaano katagal siya mag-export. As of now, upon checking, naka 5 minutes ako. 5 minutes and 46 seconds. Pero 20 seconds lang, yung time niya ay exported na siya. Okay, so gusto ko sanang palitan yung aking headset. Kaya lang, ano, ang tawag dito? Itong ginagamit kong earphone, hindi ko naririnig yung boses ko. I don't know kung bakit. Siguro hindi compatible. Excited ako kasi nagutom na talaga ako. Kanina pa ako nagtitimpi. Ang bang-bang kasi niya. Sorry, nagagalaw ko yung aking microphone. Hindi pa po kasi ako sanay. Pero paano ba nila binubuksan to? Sarap na, kapaw. So, meron akong chicken na may apat tayong flavor ng chicken dito. In-order ko pa yun, mga Joy, para lang dito sa video natin. Sana ma-enjoy nyo yung ating siningit na pa-ASMR. Ayan. Ang sarap nyo. Ayan siya. Hindi ko na alam kung anong flavor to
na beauty queen. Aura ko'y will make you scream. Ganda kong nagniningning, lalo kang mapapatingin. Di ko na kailangan na magpaganda, dasin ko palang panalo na. Di ko na ng filter sa camera. Naturang ganda ay ibandera. Di ko kailangan sumabay pa sa uso. Ako'y magiging... Nakita niyo naman na yung performance nitong Fifine K678 pagdating sa ASMR and also pagdating sa audio recording. Sa totoo lang ha, yung kinakalabasan ng mga na-test ko kanina upon hearing them ay hindi na kailangan ni-edit pa. Kumbaga, kung ano na yung ano yung ni-record ko, okay na ako doon, maganda na siya. At malinis naman na siya, yun nga lang, sa sobrang galing ni K678 to pick up ng sound, eh halos pati yung background noise na pipick up niya, ayun lang yung disadvantage na nakikita ko sa kanya or na napansin ko sa kanya. Tong Fifine K678, sobrang ganda niya, as in super sulit siya for its price, yung 2,000 plus na yun. Actually, mura na siya compared sa iba. Ito kasi ang ganda na ng quality. Although, hindi pa naman ako nakatry ng mas mahal talaga dito. Pero dito pa lang, kumbaga satisfied na ako. Pwede pa rin naman siya sa mobile phones. Gamit lang kayo ng OTG. Pero kasi nagtry ako, isaksak sa aking Poco X3. Gumagana naman, nag-record naman siya. Kapag ginagamitan ko ng earphone or headset, hindi ko naririnig yung feedback ko. Dito lang sa laptop ko, nung pinlog ko siya, doon ko lang narinig yung feedback or yung naririnig ko sa earphone ko. Ayan, nakasuot ako. Or sa headset ko. Kaya mas maganda kasi syempre namo-monitor ko kung maganda ba yung audio quality, kung sabog ba or kung masyado bang malakas. Kay cellphone kasi hindi ko alam kung sa cellphone ko lang, pero siguro sa susunod na ano, itatry ko sa ibang device, hindi siya ano eh, hindi napipick up yung ano, yung sa earphone, sa earphone. Overall, super ma-recommend ko to. Thank you so much again, JG Superstore by One Gadget, for sending me this product para matry ko and ma-review ko para sa aking mga audience. Maraming salamat po. You can follow all their social media accounts sa Lazada, Shopee, sa Instagram, and sa Facebook, meron yan. Dulo ng video na to, kaya i-announce ko na rin yung ating giveaway winner. So makita nyo sa screen maya-maya lang kung sino yung mga nanalo. At syempre, kung winner ka, ay malamang i-message mo na ako sa aking Facebook page na Claudette Casoy Vlogs. Again, thank you so much for watching. And kita-kita tayo sa aking mga sunod na video. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa comment section down below. And thank you guys so much for watching. And thank you for joining my giveaway. Congrats sa mga nanalo! Bye!